desisyon kay Mark Kong Migs ng korte ay yun dun sa annulment of marriage ay final and executory na. Ano bang mga dapat gawin ng mag-asawa bago siya pwede magpakasal? Sila ng dalawa kahit, magpakasal ng iba. Kahit may desisyon ng korte, hindi ka pwede magpakasal muna. Kailangan yung desisyon ng court, iparegistered mo muna yan sa local civil registry. Kung saan ka nagpakasal at saka sa local civil registry of the court na nag-issue ng decree of annulment. Yes. Mm, hindi siya automatic kasi iba-iba yung mga civil register natin porket na-annul ka sa ibang lugar. Syempre, yung pwede ka naman nagpakasal sa ibang lugar, nandun yung registry. Kailangan mo sabihin. I-registered yan. At the same time, meron din yung proseso na kailangan i-separate na ng properties. Yes. Kung hindi ma-separate yung properties, ay hindi yan automatically din mako-consider. Kasi sa family code natin, pag nagkaroon ng annul declaration ng ganun, there's a way na kailangan talagang i-separate yung property. Actually, minsan hindi ko naiintindihan bakit ganun Pero I guess it's for the protection of the children and the family, no? Na kailangan ma-separate. Kung hindi, magkakagulo. Actually, property relationship, iba yung family code, iba yung civil code. Yes. The civil code is conjugal partnership of gains ang nag-govern. Yes. Ang family code is absolute community of property. Mm. Iba yun. Ang conjugal property is only with respect to the income ng mag-asawa sa new civil code. Mm-hmm. But under the family code, ang income ni babae kasama si lalaki. Ang income ni lalaki kasama si babae. Mm-hmm. So, depende rin kung anong age din sila nagpakasal. Diba? That was in 1988 law. Uh-oh. So, pag yun ang nag-govern, family code ang mag-govern sa kanila. So, yun yung ACP? Yes. Yung absolute committee. Pero ngayon, pag pinakasal kayo, automatic naman na siya. Absolute committee o property. Yes. Ganun yan. So, what's mine is yours. Yeah. What is yours is mine. Pero may mga napapanood tayo na kung yung si babae, kung ano ang pera niya, sa kanya lang. Si lalaki, kung sa kanya rin yung pera ng lalaki. What is mine is yours. What is yours is yours. Pero kaya nga, dun papasok sa kaninang pinag-uusapan natin, kaya may mga prenuptial agreement. Dito na yung pag-uusapan na, teka lang. Mm. Hindi lahat na what's mine is yours. May mga pag-uusapan tayo na pagbabayad, pagse-separate ng mga properties. Mm, kaya yun yung nakikita natin sa mga younger generation na bago magkasal, 'di ba, ano na naiinis nga yung mga iba, 'di ba, nung una, parang napaka-insulto. Bakit may prenuptial agreement? Nagyan. Bakit? Yung mga pinapakasalan lang bakit dahil sa pera? Yung mga ganon, hindi. Actually, mas ano na siya ngayon, mas acceptable sa hindi younger. Insulto. Hindi yung insulto. Mas para practical. At least, kasi mostly nag-aaway kasi mag-asawa dahil sa property, dahil sa kwarta. Mm-hmm. Pero kung walang issue yan, kasi hiwalay sila sa properties, maybe walang away. So pag nagpakasal kong mix kay Mark, dapat may prenuptial? Ah, hindi naman mandatory. Hindi dapat. Optional. Optional yun. May mga instances lang, syempre, dahil mas practical lang mga tao na kailangan, or sa kanila, sa pag-iisip nila, mas okay na lang na pag-usapan natin kung ano yung sa akin, anong dadalhin ko sa marriage. Pero sa akin, kung anong sa sayo, anong sa akin, sayo. Ganon. Ganon. Sure ball yan, sure ball.